Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagabi na talakay na natin yung mga paraan na mapoprotektahan ng tao ang kanyang sarili mula sa Dajjal, inshallah. Pero natalakay talaga natin kagabi, actually, yung kapag lumitaw na yung Dajjal. Na ang unang pinakamagandang paraan para sa sino man na abutan siya ng Dajjal, ano? Ang gagawin nyo pag nandyan na yung Dajjal? Lumayo hanggat maaari sa pinakamalayong lugar na hindi masyadong mapupuntahan ng Dajjal at yun nga yung mga liblib na lugar. Katulad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa hadith, layafirranna annasu minad dajjali fil jibal. Tiyak na tatakas daw ang mga tao mula sa Dajjal patungo sa mga kabundukan. At kapag dumating nga yung Dajjal, man sami abid Dajjali falyan i'anhu. Sino man daw ang makarinig na dumating na ang Dajjal, ay magpakalayo-layo siya mula kay Dajjal. Ibig sabihin, hindi na siya mangangahas na puntahan pa ang Dajjal. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babala niya, fawallahi inna rajula layatihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Sumpa kay Allah, meron daw tao na pupunta kay Dajjal at siya ay nag-aakala na siya ay mananampalataya. Ibig sabihin, pupunta siya kay Dajjal na hahamunin niya si Dajjal o ano pa bang layunin niya doon. Fayattabi'hu, at siya ay susunod pa rin sa Dajjal. Mimma yab'athu bihi minasyubuhat. Susundin niya si Dajjal dahil si Dajjal ay magtatanim sa kanya ng mga pagdududa. Kasi nga, magpakalayo-layo sa Dajjal. At syempre, pinakamainam na paglayo yung pumunta ng Makkah at Madina. So, kung kaya mo, pumunta ka ng Makkah at Madina. Pero kung hindi mo kaya, pumunta ka lang ng bundok ng Tralala o kahit anong liblib na lugar, inshallah. At kapag dumating na nga yung Dajjal, sumunod na pwedeng gawin yung sumama ka sa sasama ka saan? Sa sundalo ng mga Muslim na lalaban sa Dajjal. At pangatlo, pagkaharap mo na talaga si Dajjal, kasalubong mo na siya, eh, hindi ka naman basta-bastang makakatakas, ang mga tuwiran ka sa Dajjal at sikapin mo na hindi ka niya maloko sa anumang gagawin niya. Mga tuwiran ka sa Dajjal. Kung papatayin ka ng Dajjal, alhamdulillah, shahid, inshallah. Diba? Wala kang katatakutan sa Dajjal. Dahil katulad ng sinabi nga dito, na sinabi ni Sheikh na nabanggit niya rito, yung tungkol sa paglabas ng Dajjal, na kung sakali man na tayo ay aabutan ng Dajjal, na makakaharap niya tayo ay marapat na manindigan sa ating pananampalataya, inshallah. Sa ngayon, tatalakayin naman natin yung mga paraan na mapapangalagaan natin ang ating mga sarili mula sa Dajjal habang tayo ay nasa kasalukuyang panahon. So bago pa dumating ang Dajjal, ano yung pwede nating gawing paraan para mapangalagaan natin ang ating mga sarili mula sa Dajjal? So itong unang mababanggit natin, actually, pwede mo rin siyang gawin kapag kaharap mo na yung Dajjal. Pero pwede mo rin siyang gawin ngayon pa lang na hindi pa lumilitaw yung Dajjal. Sinabi rito, وَقَدْ أَمَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ أَيَّقْرَ عَلَيْهِ فَوَاتِهِ سُورَةُ الْكَهَفِ. Inutusan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man daw sa atin ang maabutan ng Dajjal o makaharap niya yung Dajjal o abutan siya ng panahon na lilitaw ang Dajjal, ay basahin daw niya ang mga unang aya ng Suratul Kahf. Sa iniulat ni na Ibn Majah, ni Imam At-Tirmidhi at saka Al-Hakim. So hadith ito na sahih. Hadith ito na sahih. Na basahin daw natin yung Suratul Kahf. At iniulat din ito ni Imam Muslim. So sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, ito yung hadith na iniulat ni Imam Muslim, فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَ عَلَيْهِ فَوَاتِهِ سُورَةِ الْكَهَفِ.
Sino man daw ang maabutan sa inyo ng Dajjal ay basahin niya sa kanya ang mga unang talata ng Suratul Kahf. Ibig sabihin, kapag nasalubong ninyo na si Dajjal, andyan na siya, halimbawa dumating si Dajjal na nasalubong mo siya, pababa ka ng kilat, si Dajjal paakyat. So basahin daw yung mga naunang aya ng Suratul Kahf. So sinasabi ng mga scholar, kahit ilang aya, kahit isang aya nga lang, pwede na. Inshallah, bilang protection mula sa Dajjal. At isa pang hadith, at ito na yung iniulat ni Ibn Majah at ni Imam At-Tirmidhi at Al-Hakim, wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatun wa nar. Kabilang sa mga fitna ng Dajjal ay meron siyang daladalang paraiso at impyerno. Paraiso at impyerno. Pero nga, itong paraiso at impyerno ni Dajjal, hindi ito yung paraiso sa kabilang buhay. Ito ay katulad lang ng paraiso at impyerno dito sa mundo dahil ang kanyang pinapakita ay apoy na pinantatakot niya sa mga tao at paraiso na ipinang-aakit niya sa mga tao. Pero ang mananampalataya nga, kung halimbawang makakaharap niya si Dajjal at papipiliin siya sa dalawa, piliin niya yung apoy. Maging ito man ay apoy na nasa anyo ng ilog, dahil may mga hadith na nabanggit na ang apoy ni Dajjal ay nasa anyo ng ilog, as in dumadaloy na apoy na parang tubig, parang ilog, dun ka sa apoy pumunta. Huwag ka pupunta doon sa ipinapakita niya na paraiso. At sinabi, faman ibtuliya binarihi fal yastagith billah. Sino man daw ang masubukan sa pamagitan ng apoy ng Dajjal ay humingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, wal yakra fawatihil kahf, at basahin niya ang mga unang aya ng Suratul Kahf. So merong silbi itong pag-memorize ninyo ng Suratul Kahf at para palaging pagbabasa ng Suratul Kahf. Again din, sa isa pang hadith, dito na babanggit na yung pag-memorize. So sabi, man hafida ashra ayat min suratil kahf usima min fitnatid dajjal. Sino man daw ang makakabisado ng 10 aya ng Suratul Kahf ay naprotektahan mula sa fitna na dala ng Dajjal. At itong kakabisaduhin na 10 aya, mayroong mga ulat na ito ay unang 10 aya at huling 10 aya. So pareho lang. Wajaa ba'daha min awwali suratil kahf. Yung iba nagsasabi, yung ibang hadith nagsasabi na unang 10. Wa fi ba'daha min akhiri suratil kahf. At yung iba naman ay nagsasabi na yung dulo ng Suratul Kahf. Pero kung kabisado mo yung Suratul Kahf, mas mainam inshallah. Wakad yukal, o maaaring sasabihin ng mga tao na lima kanat kiraatu fawatihi suratil kahf wa kawatibiha aman minad dajjal. Bakit ang pagbasa sa Suratul Kahf sa una nito o sa dulo nito, paano ito na ituturing na proteksyon mula sa Dajjal? So sinabi ng ating mga scholar, ang nilalaman kasi ng Suratul Kahf, sabi nila, لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ فِي تَلِيَةِ هَذِهِ السُّورَ أَنَّ اللَّهَ أَمَّنَا أُولَٰئِكَ الْفِتْيَةَ مِنَ الْجَبَّارِ الطَّاغِيَةِ الَّذِي يُرِيدُ إِهْلَاقُهُمْ. Dahil daw sa Suratul Kahf, nababanggit dito yung kwento ng mga kabataan na sila ay pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga mapang-aping mga tao na gusto silang patayin dahil ayaw nilang sumamba doon sa kanilang sinasamba. Fanasaba anna man karaa hadihil ayat wa haluhu kahalihim ay yunjihi kama anjahum. So sinasabi ng mga scholar, katulad ng kung paanong iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabataan na ito, ganoon din niya ililigtas ang mga magbabasa o makakakabisado ng Suratul Kahf. So yung nga, sunna na basahin yung Suratul Kahf din sa Biyernes, di ba? Pero kung ibang araw babasahin mo, walang problema. Kahit araw-araw mo basahin, wala ring problema.
At sinasabi rin, bakit protection mula sa Dajjal yung Suratul Kahf? Wakila, li'anna fi awwaliha minal ajaibi wal ayatil lati tutbitu kalbu man karaaha bihaytu la yuftan bid Dajjal. Dahil sa naunang mga aya ng Suratul Kahf, narito ang mahalagang mga aral na magpapatatag sa puso ng tao na nagbabasa ng Suratul Kahf. At dahil dito, hindi na siya matutokso ng Dajjal. So, ibig sabihin, mahalaga rin pala na nauunawaan natin yung binabasa natin sa Suratul Kahf. Diba? Kasi sa Suratul Kahf, nababanggit dun siyempre yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mahalagang mga aral dito. Wala yastagrib ma jaa bihid Dajjal, walam yalihuhu dalik, walam yu'athar fi, na siya raw kapag nakakaunawa siya ng mga aral na ito, hindi na siya magugulat sa pagdating ng Dajjal at gayon din siya ay hindi na matutukso ng Dajjal at hindi na siya maapektuhan ng Dajjal, inshallah. So hindi na siya maapektuhan ng Dajjal, inshallah. So yung Suratul Kahf, basahin natin ng konti, daanan natin ng konti, ano ba yung nilalaman nung naunang 10 aya ng Suratul Kahf. So yung Suratul Kahf, siya ay pang-18 na surah sa Quran. Sinabi, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Papuri kay Allah na nagpababa ng kanyang aklat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang alipin. At hindi naglagay si Allah rito ng kabaluktutan. Ibig sabihin, matuwid ang pananalita ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa Quran. Na pawang katotohanan lang, walang kasilungalingan, serbisyong totoo lang. Dahil hindi natutulog ang balita. Anong channel ba yun? 24 oras. Hindi. So, kung sila nag-aangkin na ganun, mas matuwid yung Quran kaysa doon. Okay? So sabi, قَيِّمَا لِيُنْدِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. So si Allah raw ay ginawang matuwid ang Quran upang maging babala sa mga hindi nanampalataya ng matinding parusa na darating sa kanila mula kay Allah. At the same time, magbibigay ng magandang balita sa mga nananampalataya kay Allah at gumawa ng mabuti na para sa kanila naman ang malaking gantimpala. Makithina fihi abada. Sila ay mananatili rito habang panahon. So dito, sa unang tatlong aya pa lang, malinaw na ang ating sinasamba ay si Allah, ang ating Panginoon at ang ating Diyos si Allah. At hindi maaari magkakaroon ng iba pang Panginoon o Diyos liban sa Kanya, lalong-lalo na si Dajjal. At pang-apat, وَيُنْدِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. At ang Quran na ito ay upang magbabala doon sa mga tao na nagsasabi na si Allah ay nagkaroon ng anak. Yung nga, binibintang nila si Isa alayhis salam na siya raw ay anak ni Allah. Yung mga Kristiyano, sinasabi nila si Isa ay anak ni Allah. At yung ibang mga sekta ng mga Hudyo nagsasabi, si Ezra ay anak ni Allah. At iba pang mga naniniwala na sila ay anak ni Allah o si Allah ay mayroon pang ibang anak. Katulad di kay Buloy, na nagpapakilala na siya ay anak ni Allah. So, doon sa ikalimang aya, malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Sinasabi nila yon, inaangkin nila yon, na wala naman silang nalalaman dito at kahit yung mga ninuno nila, wala namang nalalaman na batayan na si Allah ay merong anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, napakasama ng salita na lumalabas sa kanilang mga bibig, iyakulu na illa kadiba. Wala silang ibang sinasabi liban na lamang sa kasinungalingan. Kaya nga para sa Muslim na natutuwa kapag Pasko at bagong taon, nakikiparty, nakikipagpalitan ng regalo o kaya bumabati, siya ay malinaw na nakikiisa sa kanila. Nakikita mo, winawalang hiya si Allah tuwing Pasko at bagong taon tapos masaya ka pa. Diba? Anong klaseng Muslim ka? Masaya ka pa na winawalang hiya si Allah sa mga araw na ito. Nakikikain ka pa. Kunwari, ayaw mo ng baboy.
Pero nandun ka na ikikain sa Christmas party. May monito-monita ka pa. فَلَعَلَّكَ بَاقِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maring ikaw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa iyong pagmamalasakit, ay papatayin mo ang iyong sarili sa lungkot dahil hindi sila naniniwala sa Quran na ito. So pinakita dito ni Allah ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mapagmalasakit bilang isang propeta at sugo. Pangpito, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Na sinabi ni Allah na tunay na nagdulot siya na dito sa mundo ay magkaroon ng mga magagandang bagay na magiging pagsubok para sa mga tao upang subukan kung sino sa atin na magiging mabuti sa ating mga gawa sa pamamagitan ng mga material na bagay na ito. Mga kayamanan, mga magandang bahay, sasakyan at iba pa. Kung gagamitin ba ito ng tao sa mabuti o sa masama. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa. Yun nga, sa kabila ng magagandang mga kagandahan ng mga bagay na ito, sa kabila ng kagandahan ng mga bagay na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay magdudulot na ang lahat ng ito ay maging katulad ng tuyot na lupa. Ibig sabihin, mawawalan ng saysay ang lahat at magwawakas. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Naniniwala ka ba na ang mga tao sa kuweba at ang balita tungkol sa kanila ay kabilang sa mga kakaibang tanda ni Allah? Actually, yung ashabul kahf, hindi lang ito first time na babanggit sa Quran. Pinaniniwalaan ng mga naunang mga sekta ng mga Kristiyano at mga Hudyo ang tungkol sa mga bata na ito sa Suratul Kahf. Inshallah, matalakay pa natin ito kasi maubos yung oras natin. Hindi naman ito yung topic natin. Siguro, maglaan tayo ng oras kung sino ba itong mga tao na ito, itong mga bata na ito na nagtago doon sa kuweba at ano yung nangyari sa kanila. At pagsampu, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. So banggitin daw yung mga kabataan na tumakas mula sa mga hindi mananampalataya at nagtago sila sa kuweba at nagsabi sila na nalangin sila Panginoon namin, bigyan mo kami ng habag at tulungan mo kami sa tamang mga gawain. So, itong mga kabataan na ito, katulad na katulad ng mga Muslim pagdating ng Dajjal na magtatago sa mga liblib na lugar. So, itong mga bata na ito, nagtago rin sila sa liblib na lugar, sa kuweba, para takasan yung mga tao. So, yun yung significance ng pagbasa ng Suratul Kahf bilang protection sa Dajjal. Yun yung significance ng pagbasa ng Suratul Kahf bilang protection sa Dajjal. Pero siyempre, habang wala pa yung Dajjal, so mainam din, وَمِمَّا يَعْصُمُ الْمُسْلِمِ مِنَ الدَّجَّالِ أَنْ يَلْجَعَ إِلَىٰ أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِفَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. Siyempre, kung ngayon kaya nyo na lumipat sa Makka at Madina, doon kayo titira, mainam din. So ngayon pa lang, lumipat na kayo sa Makka at Madina, mainam din. At huwag nga kayong mag-alala na baka isipin nyo mapupuno yung Makkah at Madina dahil nabasa natin kahapon yung hadith, di ba? Na sa pagdating ng Dajjal, yayanagin ang Makkah at Madina ng tatlong pagyanig at dahil sa pagyanig na ito ay magtatakbuhan palabas yung mga kafir at munafik para sumama kay Dajjal. Fatarjuful Madinatu biahliha thalath rajafat. Yakhruju ilayhi minha kullu kafirin wa munafik. Dahil sa lindol na yon, lalabas daw ng Madina at Makka yung mga kafir at mga munafik na nasa Makka at Madina para sumama sa Dajjal. E di may bakanteng space uli. Alhamdulillah. So pwedeng pumasok doon yung mga Muslim na gusto magtago sa Makka at Madina. Pero ngayon pa lang, pwede ka nang pumunta doon, inshallah. Pwede ka nang magtago doon ngayon pa lang. At ngayon din, sa pagprotekta natin sa ating mga sarili mula sa Dajjal, mahalaga rin na tayo ay
magdudua palagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sa kasalukuyang panahon na tayo ay nabubuhay ngayon. So, dito kasi nabanggit dito, waqad dhakara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayfa wajaha dhalika ar-rajulu salih ad-dajjal wa sada'a fi wajhihi bil haqq wa kayfa annahu lam yalin lahu bil qaul kama sabaqa dhikr al-ahadith allati tukshif haqiqata ma ma'ahu mimma yushbihu al-janna wan nar. So katulad nung tao na nanindigan laban sa Dajjal, yung bata. So tularan natin siya. Paano natin siya matutularan? Unang-una siyempre sa pananalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay protektahan sa Dajjal. At pangalawa, yung ihahanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng Dajjal sa pamagitan ng pag-aaral ng relihiyon. Okay, hindi puro dua lang. Dapat meron ka ring paghahanda. At hindi rin puro paghahanda na hindi ka rin naman umaasa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So balanse ng pagsisikap at ng tawakkul kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi yung puro ka lang tawakkul. Ayaw mo magtrabaho. Gusto mo lang tatanggap ka lang ng tatanggap ng biyaya. Hindi pwedeng ganun. So pareho mong gawin. Manalangin ka at magtrabaho para magkamit ka ng tulong ni Allah. Sa itong hadith na ito, nababanggit ito, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. At ito yung sinasambit bago yung taslim, pagkatapos ng tashahud. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil kabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. O Allah, nagpapakupkup ako sa iyo mula sa parusa sa impyerno, sa parusa sa libingan, at sa pagsubok sa buhay at kamatayan, at sa pagsubok o tukso na daladala ng Dajjal. Sa pamagitan nun, tayo ay nangangalaga sa ating relihiyon sa pamagitan ng dua, inshallah. At sa pag-aaral naman natin sa relihiyon, lalong-lalo na tungkol kay Dajjal, sa napakainam ng pag-aaral tungkol sa Dajjal para maunawaan talaga natin yung kanyang mga kilos, yung kanyang mga gagawin, kanyang motibo. Kasi mayroong mga ligaw na mga sekta ang mali ang pag-unawa nila sa Dajjal. Nagpapakilala sila mga Muslim pero mali yung kanilang pag-unawa sa Dajjal. Mali ang kanilang pag-unawa sa Dajjal. So sinabi ni Imam an-Nawawi, qala an-Nawawi fi sharhihi li Muslim, sinabi ni Imam an-Nawawi sa kanyang paliwanag sa Sahih Muslim, qala al-Kadi hadhihi al-ahadith allati dhakaraha Muslim wa ghayruhu fi qissati ad-dajjal hujjatun li madhhabi ahli al-haqqi fi sihhati wujudi. Ang lahat daw ng mga hadith tungkol sa Dajjal ay naglilinaw sa atin sa Ahlus Sunnah wal Jamaa sa katotohanan, yung katotohanan ng pag-iral ng Dajjal. So totoong merong Dajjal. Wa annahu shakhsun ibdalallahu bihi ibada. Na si Dajjal siya ay tao na gagamitin ni Allah para tuksohin ang kanyang mga alipin. Kung sino maniniwala kay Dajjal o kung sino ang hindi. Wa aqdarahu ala asya'in min maqduratillahi ta'ala min ihya'il mayyit alladhi yaqtulah. At si Dajjal, bibigyan siya ni Allah ng mga kapangyarihan na originally kapangyarihan talaga ni Allah. Si Allah lang ang may kapangyarihan nito. Pero ibibigay niya kay Dajjal para maging pagsubok katulad ng pagbuhay sa patay na tao na si Dajjal din naman ang pumatay. So si Dajjal, papatay siya pero bubuhayin niya yung tao katulad ng ginawa niya dun sa bata. O kaya bubuhayin niya yung tao na hindi naman kanyang napatay. Katulad ng mangyayari doon sa magulang nung taong disyerto na lalapit kay Dajjal at kukuha si Dajjal ng engkanto at gagayahin nilang itsura nung magulang nung tao na yon. Wa min duhuri zahratid dunya wal khasaba ma'ah. Again din kabilang sa mga kapangyarihan o kababalaghan ni Dajjal, mapapalitaw ni Dajjal yung mga halaman, yung mga tanim, mapapatubo niya.
Wajan na tuhu wa naro, ganun din yung impyerno at paraisin ni Dajjal. Wa nahrayhi, yung dalawang ilog ni Dajjal. Ano yung dalawang ilog niya? Ilog ng apoy, tsaka ilog na tubig. Wattiba'u kunuzal ardi lahu, ang pagsunod daw ng mga kayamanan ng lupa kay Dajjal. Wa amru sama antumtir, ang pag-uutos ni Dajjal sa langit na umulan. Fatumtir, at ito ay uulan. Wal ardu antunbit fa tunbit, at ang lupa, utusan niya ito na tumubo rito ang halaman at tutubo nga ito. Fayaka kullu dalika biqudratillahi ta'ala wa mashi'ati. So lahat na ito iutos ni Dajjal, pero bandang huli, para sa Muslim na nakakaunawa kung sino talaga si Dajjal, alam niya, lahat ng ito si Allah ang may kagagawan. Pinahintulutan ni Allah sa kanyang qadar para subukan ang mga Muslim kung sino sa kanila ang maniniwala sa Dajjal o hindi. At hindi lang Muslim, lahat ng tao. Lahat ng tao. So nga, para sa Muslim na nauunawaan niya ang Dajjal, alam niya lahat na yon ay nangyari sa kapangyarihan ni Allah. Thumma yu'jizuhu Allahu ta'ala ba'da dhalik. At pagkatapos nito, aalisin ni Allah kay Dajjal ang anumang kakayanan niya. So matapos na mapatay niya yung bata, o matapos na ihagis niya yung bata, kasi hindi naman siya talaga yung makakapatay ng bata, hindi niya magagawang mapatay. Pero nung inihagis niya, sinabi ni Allah na ginawa niyang shahid yung bata, at sabi, fala yakdir ala katli dalika rajul, at hindi niya nga kayang mapatay ang lalaki na yon, wala gaira at iba pa, wayubtilu amrah, at mawawalan na ng saysay o yung kakayanan si Dajjal, wayaktuluhu Isa alayhi salam. Pagkatapos ito ay papatayin na siya ni Isa alayhi salam. Wayuthbitullahu alladhina amanu, at patatatagin ni Allah ang mga nanampalataya. So yung bata na humarap kay Dajjal, na hindi mapatay ni Dajjal, na hinagis niya doon sa apoy, na sinabi ni Allah siya na yung pinakamainam na shahid, siya na talaga yung kahuli-hulihang mapapatay ng Dajjal doon sa unang panahon na siya ay napatay. Paano siya pinatay? Hinati yung katawan niya mula sa ulo hanggang sa gitna ng katawan niya. So kaliwa tsaka sa kanan. So yun yung kanyang ikinamatay. So yun na yung huling tao na mapapatay ni Dajjal. At pagkatapos nun, wala na siyang mapapatay. At doon na sila magkikita ni Isa alayhis salam sa Babul Lud sa Palestine. At doon na siya mamamatay. Ngayon, meron ngang mga ligaw na sekta na nagpapakilala na Muslim na mali yung pag-unawa nila sa Dajjal. So mayroong mga ligaw na sekta, halimbawa, yung mga Khawarij at yung mga Mu'tazila at yung iba pang mga sekta katulad ng Jahmiya, sila ay mayroong paniniwala na taliwas sa paniniwala natin. Halimbawa niyan, yung mga Jahmiya, naniniwala sila na totoo si Dajjal, pero hindi raw totoo yung kanyang mga himala na binanggit sa mga hadith. Hindi raw totoo na bubuhay siya ng patay. Yun daw lahat ay mga matalinghaga lamang daw na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero tayo nga, naniniwala tayo na ang lahat ng gagawin na ito ni Dajjal ay totoo na kanyang gagawin sa hinaharap. Dahil wala namang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iba pa liban pa rito ang magaganap. Bagkus ay ikinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang mga nakita na mga kaganapan sa pamagitan ng wahi, kung ano ang mangyayari doon sa pagdating nga ng Dajjal. So malinaw para sa atin ang mga mangyayari sa pagdating ng Dajjal ayon sa kung ano ang nababanggit sa mga hadith. Na yun nga, para maprotektahan natin ang ating mga sarili mula sa Dajjal, kahit wala pa siya, kung kaya natin, ay tumira tayo sa mga liblib na lugar, inshallah. At actually, okay naman kasi magulo naman talaga sa mga syudad, di ba? Tapos, ano pa yung paraan para maprotektahan mula sa Dajjal? Suratul Kahf. Tapos, yung magdua kay Allah sa pagitan ng tashahud at ng taslim at ang pag-aralan ang mga kaalaman tungkol kay Dajjal. Inshallah, nang sa gayon ay magkakaroon tayo ng tamang pag-unawa tungkol sa kanya. So itutuloy natin ito bukas, inshallah, at matatalakay na natin yung tungkol doon sa hadith ni Tamim ad-Dari, nung personal niyang nakausap, yung Jassasa, at
nakita niya si Dajjal sa isang isla na nakagapos. Matatalakay natin yun. Tapos yung isa pang tao na nabuhay sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuring ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Dajjal, ito si Ibnu Sayyad. Sa tatalakay na ito bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.